Today is my antenatal checkup at Hamad Hospital in Midwifery Clinic. Today is January 12, 2021. So medyo kabado ako while waiting. So medyo marami kami kaya medyo mahaba-habang pag-iintay. So I don't know for the result, what will be the result. So stay tuned, guys. So ayun na nga, natapos na ang aking check-up and they find out na sobrang taas ng aking BP, 150 over 120, sobrang taas niya. I don't know, kasi diba sa start pa lang ng video sinasabi ko na medyo kinakabahan talaga ako. So ayun, nakalima na silang check ng aking blood pressure at sinasabi nilang relax lang. Super bait ng mga nag-assist sa akin dun sa midwifery clinic. So inexplain nila sa akin na hindi daw na nila ako mapapauwi at hindi na nila ako i-confine kasi nga sobrang taas ng aking BPE-induced daw ako. So masala akong kinabahan. So after ng pa-explain sa akin ng nurse, napakabait, ayan, sinundo na ako ng wheelchair at sinamahan na ako papuntang 10th floor. Hinatid na ako sa aking room. At di na nila ako may pagpabukas pa, hindi na talaga daw ako i-admit. Akalang regular check-up lang ngayon, pinapa-admit na ako ng doktor. So, nandito na kasi medyo mataas ang aking BP at ang aking manas sa paa, sa legs is medyo sobrang manas. So, sabi sa akin, i-induce daw ako. So, sabi ko, ano ba yung i-induce? Siyempre, hindi ko alam. Pampahilap daw yun, so... I'm ready. Sasama naman ako ng Lord. I believe, of course. At kakayanin. So, Lord, this is it. This is really is it. So, kabang-kaba na. I will update you guys kapag naka-iri na. Praise God. Whew. Nakakaba din. Yun nga, update lang. Ngayong oras na to is 6:20 na. So, from alas 2 na pending ako dito. Pina-admit na ako. So, and nga, natapos na yung aking laboratory test, blood test. So, mga tatlong vials ba tawag dun sa mga ganung maliliit na kinuha ng blood sa akin. So, tapos na rin po yung ultrasound. So, yung urine na lang yung naiwan dito. So, babakal ka ni nurse kasi nagmadali kami kaninang bumaba para sa ultrasound. So, yun. Ang aking ultrasound is suhi daw si baby. Nakauna yung paa niya. So, kahit naman na ganun yung sitwasyon na suhi, I keep in mind na God is in control of everything. So, relax lang tayo, guys. Tapos, medyo maliit lang talaga si baby. Kasi ako nga, 7 months pa lang, din ako nagra-rise. Kaya, that's a good sign also kasi kung ito nga nakasuhi siya, nauna yung paa, so mas problem kung malaki siya. So I think it's a God purpose na maliit lang din si baby dahil nga ito naka-bridge pala siya, nakauna yung paa. So God is good. After ng mga test ko, babalikan ako kung i-induce ba nila ako or what, or tomorrow, ngayon ako induce, madaling araw or bukas na. So, mabait naman yung doctor din na nakausap ko, ina-explain niya talaga sa akin so well. So, ang ganda ni Doc, ang gita mo. So, ayun. Praise God. Chilling lang ako dito, nag-aantay din ako kay hubby. Nga, 15 minutes lang siya pwedeng manatili dito din. Hanggang alas 8 lang din ang gabi, ang visiting hours. Kaya ko tong mag-isa. Hindi naman ako nag-iisa. Andiyan si Lord at ang kanyang libu-libong anghel na kasama namin ni baby. So, praise God. God is good. Yala.
Habibi. Nakakabingi yung katahimikan. Naantay ko pa yung aking doktor. So, as of the moment, ito yung room ko. At nasa 10th floor ito. Ayan, ang laki-laki na ni Ateng. And sobrang tahimik nga naman. Ako lang mag-isa talaga habang inaantay si husband. So, ayan, ikot ko muna kayo dito, guys. Ang aking higaan. Mag-tea muna tayo. Ako, maaga ako binigyan ng tea. Pampalakas to ng loob. Kakabigay lang ng aming food, ng aking food namin ni baby. Ayan, soup, mainit pa talaga siya. At saka itong potato with something, vegetables, I don't know, ano yan. At itong, I don't know, meatballs. At itong salad, sokos. And, what is this, mixed cocktail juice. Dinner! Sa wakas, dumating na rin si Habi. Picture, picture! Paligo na ako. Ito daw ay antiseptic skin cleanser. So, papaligo na ako para if ever manganak man ako today or mamaya or tomorrow, malinis at walang infection na kakapit sa skin at kay baby. So, ito daw yung sabon daw to sa katawan. All. Tapos, binigyan din ako ng towel. Ayan. Actually, nagdala ako ng sarili ng towel pero para maganda yung towel nila. Dito na yung gamitin ko. So, ito yung lab gown. So, yeah. Later, alligator. Shower na. So, hindi natuloy ang aking induce dahil hindi talaga ako mananormal dahil naka-breast position si baby. CS talaga ako. So, thank you for watching, guys. See you on my next one. God bless you. Bye!